Rolling. Rolling. Go. What motivated you to start BTS with Ina? What motivated me? Well, ever since naman nag-start ako sa showbiz, I've been trying to do YouTube or vlogging, ganun. Binalikan ko nung time na yun nga, yung sister ko, tinanong ako kung gusto ko i-reviving YouTube ko. So doon, naghanap ako. Nung una, we were planning to do a travel vlog because yun nga, my husband is a pilot and then I love traveling. So isa yun sa mga pinaka-favorite namin na ginagawa. So parang may sense kung mag-travel vlogs kami, but ayaw nga ng husband ko na to share our private life. So, sabi ko, paano ba natin to ma-achieve? Paano ko ma-achieve yung goal ko or yung dream ko? So, kaya nabuang behind the scenes. July lang namin siya nabuo with the help of my sister Ika and Studio Manila. Na matagal ko na silang kasama, si Studio Manila since Radiant, since I started Radiant. Si AAA is my sister nga. So, talaga nag-collab kami dahil kunento ko sa kanila kung ano yung gusto kong ma-achieve. So, yung behind the scenes, gaya ko siya ginawa dahil matagal ko na talagang gustong mag-host ulit. And I was given a chance 18 years ago. So, ngayon, tinutupad ko lang ulit yung dream ko of having my own show and becoming a host 18 years after. Your mind and beauty, your life and story, you'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me, you. Your courage drives me, you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day. Mother's Day. I love my mother. Oh yeah, yeah. My mother. Oh. She's my mother. Every day is Mother's Day. So what's your favorite funny moment during the show? My favorite funny moment would be yung kay Jenica sa second episode. Yung ginoke niya, yung tungkol sa huwag kong gamitin yung binigay niya sa aking perfume or yung pampabango dahil baka daw kaya siya single mom dahil hindi siya naliligo. May tinuro ka nga sa akin nung sabi mo, twin, alam mo, pag nanganak ka na, hindi ka na maano, hindi ka na makakaligo. Binigyan ka ako ng spray. Sabi niya, pag feeling mo gusto mo na maligo, spray mo lang yan, mabango ka lang. Hanggang ngayon, twin, sorry, hindi ko pa nagagamit. Oh no, baka expired na yun, hala, twin, 1 year kasi lang yun. Kasi ang hilig ko maligo eh. Oh, ba't kaya ako ganun? Tapos nagulat ako, no? Bakit ako? Ba't single mom na ako ngayon? Girl, maligo ka. Ay! Diyos ko! Natanggal yun lang! Wala yung pagkaralan! Siguro ako naging single mom. Kasi kasi hindi ako maligo. Huwag mo gagamitin yung binigay ko sa'yo. Lumabas yung totoong kaming dalawa. Yun din yung gusto ko dito sa behind the scenes. Kaya siya behind the scenes. Yung mga hindi nakikita ng mga tao, ng mga viewers sa harap ng camera. Hindi siya character. Kumbaga, behind the scenes yung mga buhay ng mga artista and moms, lahat ng klaseng moms, masishare natin dito sa show. Next, what lesson stuck the most from your mom's episode? My mom's episode would be yung hirap na pinagdaanan niya sa relationship nila ni Dad. He wasn't just a great father. He was a great human being. And that is one thing I thank God for. Kasi kung wala siya, hindi ako si Nadia Montenegro ngayon. 29 years of my life, siya ang kasama ko. Kasi siguro may mga kwento siyang nasabi sa akin sa show na hindi naman niya nakwento, no, as yung normal na like pag kami nasa bahay. Ang sarap lang din na being able to have a deep conversation with my mom and finding out what she went through during her teenage years. What episode touched your heart the most? I would say si episode 3, Denise C. Kahit bago ko pa siya i-guess sa show, na-touch niya na ako eh. So I know na yung kwento niya, matatouch yung mga viewers ko. But I did not expect na yung impact would be that strong. I hear about their lives. So parang, yeah.
sometimes when I think about how they have to commute pa, diba? And you know, some people, syempre, they struggle more with managing yung expenses nila. Right? I feel like, who am I not to work hard when I have all the privileges in this life? When I think of all the lives that are relying on Everblend, we can't make mistakes. Every decision I make impacts not just me, not just my son, not just my family, but also so many lives that count on the company. And na-touch sila dahil sa story niya, sa pagka-genuine niya as a person. And then, isa pa would be, syempre, yung kay Bully. Kasi matagal na panliligaw sa asawa ko para pumayag mag-guest. Kasi nga, syempre first time niya. And sabi ko nga, private siyang tao. So, thank you sa asawa ko dahil he did his best para hindi kabahan at maging part ng behind the scenes. Next question na. Yes, baby. Kinakabahan ka ba? Ikaw, kinakabahan ka ba? Okay ka lang? Guys, first time po ng asawa ko. First time, oo guys, first time niya. So... Wala akong tissue dyan, napawisin ako. Tapos, isa na lang, yung kay Erin Ocampo, kasi antagal namin hindi nagkita. Matagal na kaming friends. Pero, alam mo yung pag matagal kayo hindi nagkita and then you see each other after so many years, yung transformation ng tao. Go lang, it's okay. Love you. Okay lang yan. Parang ano? Yung makeup ko dahil. I just found out that I have postpartum. And then my mom, she's always mad at me kasi I'm not taking care of my kid. I'm not gonna, I can't even understand myself. Why I'm doing that? Why I'm being like this? And then I found out that it's part of the process. Parang nagkaroon ako ng proud moment as a friend na wow, finally you're there. Parang may ganon. Ang dami din, hindi lang si Erin. Kahit si Ate Cara Zapatos, nung sinabi niya yung story niya na medyo mahirap pero kasi hindi ako pwedeng magpakita na mahina ako sa kanila. So, yeah. Pag bata ka or nung time na meron kang gusto ko rin maging ganyan or sana ma-achieve ko yan. Kaya nung nakita kita and nagka-message tayo ulit for this show, parang sabi ko, I want you to share your story. Yes. Siya nga yung isa sa mga inspiration ko nung bata ko and where she is now. So, ang dami. Actually, ang dami talaga. Out of all the episodes, give your top 3 favorite moments and why? My favorite moment, of course, one would be with my mom. Nung pinaalala niya sa akin na she will always be my best friend. So it's true. I have to accept that because you all grow up, diba? I have to remind you that I will forever be your best friend, please. Regardless if. Yeah, but please know that kahit alam mo yun, you will always be my best friend. I mean, lahat kami magkakapatid. Normal lang talaga friend, sa pamilyang magulo tayo. Because sometimes you tend to forget na totoo naman yun. Our parents will always be our number one supporter, our number one friend. But pag tumatanda na kasi tayo, we tend to forget and we're busy with our own lives. But we have to remember that our mothers will always be our best friend. Isa pa si Nona, my cousin-in-law, because yun din, kasi yung achievement niya as a person, as a mom, and as a only child. I think lahat na ng experience ng panganganak, ginawa nito na walang epidural, walang kahit ano. And yes. So, lahat sila normal. Kasi parang na-trauma ako dun sa ospital eh. Kasi with tahi-tahi, magle-labor ka, ikaw lang mag-isa. Yes. Parang ganun. So, eto, na-witness ni Nick yung hirap ng panganganak ko. Grabe rin yung naging inspiration niya sa akin. And not just me, my family, and even with Bully. As a mom, grabe. As in, idol. Okay, and then si Maya. Yun, si Maya. Isa pa yun, kinailangan din namin ng pangpalakas ng loob. Kasi hindi naman sila sanay sa mga gintong interviews. Naka-partner ko si Jeff 2019 sa Net25. So, nag-reconnect kami ni Maya. Nagkasama na kami sa GMA before. So, after so many years, first time niya rin magpa-interview. Kaya ang ganda rin, natamaan lahat ng mga moms na nag-inspire sa akin kasi most of them first time lang ulit babalik sa camera like me. Kaya alam mo naramdaman na si Jeff na yung the one. Lately lang. Lately lang! I'm joking! I'm so naked! Hindi ka realize, oh nga, sure na pala ako. No! Early in a relationship kasi, honestly, he asked me na magpakasal kami. Yung hair mo! Oh my
kita siya out. Parang yaki. Kaya grabe yung moment na na-share namin. It was so fun na sobrang kabado namin pero naitawid namin ng maayos ang episode. Jamie episode. Yun din, another episode na parang wake-up call from God na it's also important to have connection or a relationship with God, not only individually, but family. It's important na maging foundation natin. Sabi ng dad ko, alam mo anak, sabi niya sa akin, umabot sa point dati na hindi ako kumakain. Naiyak ko. Sabi niya sa akin, umabot sa point hindi ako kumakain para lang mapag-aral kayo. And sabi ko, wow. Sabi ko lang, natahimik ako eh. And sabi ko, it makes sense. Totoo. Totoo yung sacrifices ng mga magulang natin. So si Jamie, tinuro niya yun, yung importance of teaching young children about God's Word. So for me, it is one of my favorite moments because we need it now. Kailangan natin sa panahon natin ngayon sa mga nangyayari. I think it's a great reminder and something na mapapanood natin na pwedeng mapanood ng mga bata and kung gaano ba ka-importante talaga yung si God sa buhay natin. Si G, ito yung pinaka-light episode for me. Marami rin akong learnings na nakuha. Parang more of na-highlight yung love. Yung talagang kapag yung tamang tao ay para sa'yo, kahit anong mangyari, babalik at babalik yan. So, God's perfect timing. And also, if weren't for the break, I don't think we would be together by now. No. If kunwari, we stuck it out, eventually we would break din eh. We needed that space to... Grabe, galing. Yeah. Diba, to realize na we were meant for each other. Another one would be having a healthy relationship of a blended family. Kasi nga, yun nga, Kuya Archie has other children. So, talaga naging instant mom siya, sabi niya. So, ano rin yun, inspiring. Kasi marami rin talagang may dumadaan dyan na nagiging instant mom dahil sa love. Aina. Si Ains, nabilib din ako sa journey niya as a mom. Kasi pasikat na siya noon eh. Pasikat na siya sa ABS pero kinailangan niyang putulin yun para alagaan yung anak niya. So, nagsistart na talaga akong, ano, maandar na talaga yung career ko. And then, malalaman ko na lang ang pregnant ako. But then I couldn't, you know, get mad at anyone. Yeah. Ano din yun eh, parang result yun ng actions ko. I should have been more careful. Not that I'm not regretting it at all. Yes. It's just that sayang lang. All of your actions has ano, consequences, yes, whether it's good or bad at that time because I had to deal with it alone. Until now, I'm the sole ano, provider for my son. Ako talaga yung nag-aasikaso kay Nathan since he's with me. Ever since noon, naka-follow ako sa Instagram. So, nakita ko yung life niya when she was in Switzerland. Nakita ko yung transformation niya as a person. Social media lang to ah, hindi kami close. But, na-inspire niya ako kasi nakita ko kung paano niya binuhay yung anak niya. Kung paano niya ginawa mag-survive para kay Nathan. Kay Karen! Sinabi ko nga, isa siya sa mga hinangaan namin sa PBB. Hindi pa siya pandemic noon, hindi pa lockdown noon. Nakikipag-usap na ako sa manager ko na gusto ko na pong ilabas, ganyan. Pinaplano namin, before pandemic, pinaplano na namin. May namin dalawa, ang galing no, parang sa tinagal-tagal ng panahon, hindi mo nilabas yung mga bata. Tapos nung nilabas mo sila, akala mo, hindi ka tatanggapin, pero kabaliktaran. Bilang isang fan eh, nakita ko nga siya mula, yun nga, nung 19 siya, mula nagsimula siyang PBB, and now, having her own family, and having two beautiful children. So, yun lang, parang everyday nakukontinue lang ako inspire ng mga moms. Actually, hindi lang naman moms, lahat ng tao. Na-highlight ko lang yung mga tao na nag-inspire talaga sa akin sa buong buhay ko. Ayan, sa lahat po ng mga sumuporta at sumubaybay sa Behind the Scenes with Ina mula sa simula, maraming salamat. Sana po nakuha ko yung goal ko na ma-inspire kayo, ma-motivate kayo. Abangan nyo rin po ang mga susunod na kabanata ng Behind the Scenes. Pero sana po na-enjoy nyo lahat ng mga story, lahat ng mga inspirational, motivational stories of all the mothers that I shared with you for season 1. Again, maraming salamat. And this has been
Behind the Scenes with Ina, where every day is Mother's Day. Thank you! We owe so much to you and so I. Celebrate you. Your mind and beauty. Celebrate you. Your life and story. Celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. Celebrate you. Your courage drives me. Celebrate you. Your strength inspires me. It's Mother's Day here. I celebrate you. Your mind and beauty. I celebrate you. Your life and story. I celebrate you. You'll always be the queen of my heart. I celebrate you. Your wisdom guides me. Celebrate you. Your courage drives me. I celebrate you. Your strength inspires me. Every day is Mother's Day here.